everyone, this is Uzi Vlogs and welcome back to my channel, and I'm back with another SB19 / The Juans reaction video. Kasi ito yung kanilang collaboration once again kasama ang The Juans. So we call this SB19 interview. At ito yung KwentoJuan, The Struggle in the Hustle featuring SB19. So, ayan. Excited ako kasi dalawa to sa pinaka-favorite ko. I'm an 18 and I'm standing The Juans para sa OPM band. So excited ako talaga dito. So but before everything else, before ko simulan to guys, please do subscribe to my channel, click that bell, also leave some comments and click the notification button. And I just actually realized na 35 minutes siya. So sobrang haba nito guys, hahatiin ko po talaga ito guys. Hatiin ko pala, so hatiin ko na lang to sa dalawa. So, what do you think, right? Hatiin natin. Or, wag na. O, sige, diretso na lang natin. Sige, ganun na lang. Isang diretsong reaction to. Medyo mahaba nga lang. All right, let's go. Panoorin na natin. Okay? So, sana hindi kayo mabore, no? Kasi, syempre, mahaba eh. What do you think, guys? Comment down nyo nga. Gusto nyo ba pag ganito kahaba, hinahati siya on the reaction, or gusto nyo isang bagsakan lang? But for now, sige, what I'll decide on to is I'm gonna do this straight. Okay? Here we go. Let's play. Feeling ko dati, malas ba talaga ako ganun? During trainee days kasi ano eh, yung buhay Josh. Ko, nakikihingi lang ako ng baon. Kasi Sejun, grabe na, ito na naman siya. Pause ko na naman dito. Grabe naman itong mga first few lines. Ito na naman yung naririnig ko ng mga struggles ni Josh. Grabe. Parang ang sakit. 11 seconds play. Nakikiburaot lang ako. As in, ganun-ganun ako. Wala silang pagkain. Eh, hindi kakain. Ganun. Kung wala ka maihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung ano ko, routine ko na sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot. Parang ganun. You're also watching us on YouTube. Wow! That is so amazing, right? At syempre, ang motto natin sa KwentoJuan is substance over status. But again, we have to bloom where we are planted. I have to be able to appreciate other parang people's beauty without doubting my own. We have been in cracks and stones. Yung mga blessings is also our responsibility. Ang ganda. What's up everyone, and welcome to another episode of KwentoJuan! Guys, nakikinig ko ng KwentoJuan. Pero hindi ko lang actually nire-react kasi hindi ko alam kung... Gusto yung ma-react ko guys, yung KwentoJuan, yung mga dress ng KwentoJuan na dadating pa kasi syempre ang dami na nilang KwentoJuan. No? Pero of course this is SB19, hindi natin palalagpasin. Alright, 1 minute play. Grabe yung energy ni Josh. Yeah! Oh, grabe, nakakabutas ng pader. Ang taas! Oo, makakapakataas! Kasi tigabula ka! Ayun, kamusta okay. Naman kayo boys? Na-miss ko kayo. Sabarang na-miss ko. Welcome sa press con natin. Bakit ba natin sobrang saya? Tama ba yung tanong? Bakit ba sobrang saya natin? Bakit ba sobrang saya kasi natin? Kasi sobrang excited natin sa magiging guest. No? Ayan. Kasi na-miss din natin sila. Oo, sobra. And I'm sure masusok sila na, oh my goodness, talaga nag-guest sila dun sa KwentoJuan. I'm sure. Gaganon yung mga fans ganun nila. Ganon talaga yung tanong? Oh my goodness. Oh, wow. Hindi, iba yung fans nila eh. International. Yeah. Oh my god. Ganon. International. At saka, alam mo, sobrang saya natin. Bakit? Kasi, ayun, nandito pa din tayo sa Bulacan. Quarantine pa din. Masaya naman yun dahil nasa sa'yo naman kung paano ka magiging masaya. Dun sa lugar. Kung saan ka magiging masaya. Okay, wag na natin patagalin pa. Oh, I'm sure, yung mga makakakita ng show na to, mapapa, what? What? Oh! Nice segue, ha? Galing. So, hindi na patagalin pa, pero ang tagal na action. Ang tagal na natin. Ito na po, ang best voice ng Pilipinas. Best voice? SB19. Best voice! Hey, what's up? Yon, kasama voice. Natin si Ken, Josh, Pablo, Justin and Stone! Welcome back! Teka lang, post ko lang sa 2 minutes and 34. Nakahang ba si Ken? Nakapos siyang ganun. Posing eh. 2:34 play. Hi guys! Nakahang na! Na-miss namin kayo ng legit. Kamusta naman kayo? Man! Nagtatansyahan kung sino yung mauna. Actually,
parang sad pero na overcome naman kasi nga kumakatok parang tinuloy tayo balik na naman sa dati. So pagmumuna ko malungkot pero at least may mga ways kami to overcome. Ako naman medyo para sa akin yung quarantine nakakalungkot pero at the same time parang naging time ko talaga para ayusin yung mga gamit ko kasi naglilipat ako ngayon. So since wala kaming mga schedule, wala kaming masyadong naglilipat si Pablo sa ngayon sa naglilipat 309 pa kami masyadong ginagawa bukod sa paggawa ng mga kanta pa na i-release namin. Nakapaglipat ako ng mga gamit ko, wala akong katulong, iniisa-isa ko yung mga gamit. Talaga? It worked for my favor naman yung quarantine kahit pa paano. Nice. Productive naman. Akala oo, bakit? Kasi lang mag-agaw. Akala ko may sabihin eh. Ikaw Josh, kamusta naman ang iyong quarantine? Sa akin kasi parang feeling ko naman na ngayon, sanay naman din talaga ako kung nasa bahay man or nasa labas lagi. So, ngayon, since nasa bahay, nag-aaral talaga ako na magagawa yung paging productive sa sarili ko. Ayun, inayos ko yung mga gamit ko, ako. Tapos, parang nag-try ako ngayon matuto na kung ano-ano mga bagay, ganun. Tapos, tinay kong mag-explore pa kung anong pwede kong, yung skill ko or ma-explore pa na ibang bagay na pwede kong matutunan. Nakita nga namin na nag-vlog ka na ngayon eh. Vloggerist. Sino nga ba ang isang Josh? Grabe. Sabi niya doon, gusto niya daw makita ng mga tao yung tunay na Josh, yung behind the the stage. Kasi ito yung peking Josh, ganun? Yun na sa isip mo. O di ba? Si Ken. Si Ken. Ihuli natin si Steve. Ihuli natin. Ako. Okay ka naman ako. Ano naman ang kakaabalahan mo? Ako kasi parang pag umabot ng mga 2 a.m. or 3 a.m. sobrang nanonood ako ng mga tao dito. Alam mo yung sa forest na nagluluto ng mga kung ano-ano. Gumagawa ng swimming pool sa gitna ng gubat. Tapos pagkagising ko, tinatry ko talaga magluto. Kasi sobrang naiingit ako na ang galing nila magluto. Para ang sarap panoorin. Mm-hmm. Lalo rin yung mukbang. Tapos air fryer lang yung gamit. Hindi! Nakaka ako talaga natawag dito. Ano yung lutuan na yan? Kawali. So, practice talaga ako magluto. Para at least, kasi, lang ako eh, prito-prito lang alam ko talaga na Naluto. Iba't ibang klaseng luto ng egg. That's great. Take note guys. Sinigang na egg. Hindi po sopas yun, sinigang po yun. Sinigang yun. Sinigang yun. Angas. Pero nakikita ko sa back. Ang current naman. Updated talaga. 5:55. Pero nakikita ko sa background ni Ken, parang bukod sa nilulutong pagkain, mukhang nagluluto din siya ng mga bagong kanta. Very producer yung background. Naga-practice pa rin naman. Naga-practice lang ako. Nice. Practice ng arrangements. At syempre, last but not the least, Stel, happy birthday. bakit happy birthday kay Carl? Pulang-pula? Kasi pulang-pula. Red ka daw. Hindi, tsaka... Hindi, baka lang na-miss out ko i-greet ka, ganun. So, sorry. Wala pa. Sa ano pa? Sa June pa. Yeah. Oh, malapit na, hoy. Malapit na yung June. Kasi June na yan eh. Ang June. Mukhang... Kailan birthday mo? Ang June na. Ayun nga eh. Malapit na nga eh. Mukhang magsiselebrate ulit ako ng birthday sa bahay. Huwag naman. Puntahan ka namin dyan. Oo nga. Pwede naman sa bahay na masakasama kami. Kasi may dalang foods. Oo. Hindi naman halatang na-miss natin sila, no? Wait lang, hindi pa nga nakikwento ni Stel. Oo nga. Sorry. Excited kami sa birthday kasi. So Stel, kamusta ka naman? Ayun, kagaya ng lahat, okay naman. Marami rin ginagawa, tinatry, pinagkakaabalahan. Tulad nila, nag-explore din ng iba't ibang bagay. Nanonood ng mga random videos na pwedeng matutunan sa internet. Okay naman.
Masaya, masaya naman. That's good. Well, gusto ko ipauna na sa lahat. Gusto namin magpasalamat sa inyo kasi pinaunlakan niyo yung invitation namin. Yes. Alam namin grabe na... yung modulation ng boses ni Carl, no? I just wanna comment that. Ang ganda ng modulation ng boses ni Carl. Promise. 733 by. Super... super dami niyong ginagawa and this is supposedly your rest pero inistorbo namin kayo. So thank you very much at ramdam na ramdam namin yung pagmamahal niya sa amin. Yes. Dahil pinagbigyan niyo kami. Ano ba naman yun? Kayo pa ba? Si Janga pumupunta pang Bulacan eh. Ayun, so susunod ko tanong, diba? Si Jun, nagtatampo ka pa ba kay Justin? Nakaayos na ba hindi kayo? Naman, hindi naman. Ako hindi natutuwa kasi nagkakaroon siya ng mga bagong kaibigan, bagong ano na, ano, maraming kaalaman siyang natutunan sa inyo. Sana. Sana man or kalokohan. Kalokohan, kung ano pa man yan. Pero yun, nandun pa rin yung, dito, offer ko kay Justin na mag-road trip kami kasama ang buong grupo. Alam niyo, may proposal ako. Punta kayo dito sa Bulacan. Merong lugar dito, DRT, mga falls, mga bundok, mga hills, ganyan. Para ka nagpunta ng Bohol, na Palawan, na Boracay. Ay, wala palang beach. Basta ganun, Manage. Pero may batis. May mga batis. Pero tapos malapit na sa Manila. So, tara, let's go. Kasi napuntahan na namin and we... Dahil, di ba? Pili ko pagkasama kayo mapahit si Ja. Pero pag kami lang... Oh! Dahingin natin yung panic ni Ja. Can you explain? Hatsit. Bakit? 850 blade. Explain your side, bro. Kasi... Para kailangan hindi sawakan para ma-miss ko kayo kailangan kong mapatunayan mi-miss ko kaya sila pag umalis ako ganun eh hindi okay so, gusto ko din pala kayo i-congratulate sa inyong latest single na what? Grabe what? LSS kami may certain tone yun eh diba what? Ganun. What? And from the music production to the music video, talaga naman international level. Yes. You raised the bar for OPM. Mm-hmm. Not just for groups, pero for OPM in general. I think I will not be shy to say that's probably the best music video I've ever seen na Filipino made so far in my entire human being life. Tama, 'di ba? Sinabi ko 'yan daddy sa reaction ko, yung ang pinakamalupit. And even Juans cannot deny that. And I don't think anyone could debate on that matter. Ayun, lumalabas na naman tayo ng ano. Sige, balik tayo sa kwentuhan na kasi kwentuhan sila eh. Medyo na-hype ako bigla. 946 play. Yes. Yeah. We tell it to everybody that we meet. Na sobrang nakaka-proud yung ginawa niyo. Now, ang question ko lang is, syempre, you guys worked so hard for this, pero, yun bang reaction ng mga tao towards it? Because I saw a lot of celebrities tweeting about it. Yes, saw a lot of people raving about it. Is it something that you hoped for or is expected knowing na, okay, ginalingan namin, so sana okay to. Pero, yung reaction ba na natanggap niyo, is it something that overwhelmed you or how did you feel with all the reactions? Super, of course, hindi namin na-expect, pero siguro, parang gusto namin mangyari. We're hoping na sana maganda yung maging reaction ng tao, sana marami kaming ma-inspire, maraming maka-appreciate, and yung level na sobrang dami, yung mabilis na pag-angat ng views, sobrang overwhelming siya for us, kasi nga, pinaghirapan namin yun eh, and we really want it to be successful and we're happy na ayun nag kahit papaano na naging successful kami dun achieve. Sa mga gusto namin achieve yes na achieve so kahit na na sobrang hirap ng ginawa namin sobrang effort binigay sobrang time madaming problema parang na parang nabawi yun na ito at least may nangyari maraming natuwa maraming naka-appreciate natutuwa nga rin kami kasi nakita rin siya ng ibang artist na alam niyo na-appreciate din nila kahit parang nilo-look up namin sila and especially yung mga fans na natuwa sila. So, ayun. Very happy. Wow. Yeah. Pablo, ikaw. Kasi, I think nung mga, may mga standby moments tayo sa TM na piniplayback ni Pablo yung kanta. Tapos, alam na naalala ko na nasa holding air tayo tapos tinugtog or kinanta niya yung snippet nung what. So, from the time that you wrote the song, to the time that it was released,
gaano yung level ng fulfillment mo na ganun yung kinalabasan nung baby mo? Kasi ikaw ang sumulat yun. For me, katulad din siguro ng meaning nung kanta. Sinasabi kasi dun na you always need, you need to be proud of yourself. You need to be proud of what you do for you to be able, or you need to love yourself for you to be able to project the whole potential of yourself. Parang ganun yung sinasabi ng kanta. And ako, every time na gumagawa ako, syempre, nanghihingi ako ng mga opinion galing from my from the members. Hmm. And yun, parang kinoconsider ko lahat yung mga sinasabi nila. And parang para marinig or para makadinig ng mga uri sa mga tao na tinitingala namin, sa mga tao na sumusuporta sa amin, or talagang sinasabi nila at kinikwento nila na grabe, nakaka-inspire, nakaka-inspire yung message mo. What? Sobrang fulfilled na talaga kami doon. Kami, hindi lang ako personally, kami talagang lahat, sobrang fulfilled kami doon. Kasi talagang pinaghirapan talaga namin yun. Hindi namin, hindi kami nag-stop hanggat hindi kami nasa-satisfied doon sa ilalabas namin. Yeah. And talagang binuhos namin doon. So, sobrang thankful kami sa lahat ng natuwa at sumuporta doon sa kanta na yun. Grabe. Yeah. Thank you. Pause ko lang dito. Napakaganda nung ano no nung pagkakatanong ni Carl. Yung parang was it like yung hino-hope nila yung reactions ng mga tao? And in actually, and I was thinking na nasasabihin nila, ah hindi, it was ano, kumbaga, and they really wanted everyone to get inspired of those ano, yung sawat na kanta. So talagang gusto nila na ano, hindi sila matitigil kapag feeling nila hindi maayos ilalabas sila, kasi alam nila para yun doon sa mga viewers, 'di ba? Para yun doon sa tao na manonood sa kanila at nag-aantay ng video nila. So I like that answer as well ni Justin tsaka ni Pablo. 13090. So Pablo, you were talking about the meaning of the song. Pero curious ako, ano yung naging inspirasyon niyo? What drove you? What pushed you to actually come up with the song that's directly inspirational? Kasi yung grupo namin, meron talaga kaming ultimate goal, and that is for the Filipino talent to be known all over the world. And yun, katulad nga sa nang sinasabi ko, interconnected kasi yun, katulad ng sinasabi ko sa previous interviews namin, na like iba't ibang countries nag-focus yan sa different things, kaya sila kilala sa isang bagay. Yeah. So I think sa sobrang talented ng mga Pinoy, sobrang daming talented na Pinoy talaga, na sa tingin ko, pag nag-focus tayo dito sa craft natin at art, talaga namang binigay natin, binuwas natin sa lahat na yung energy resources natin doon, feeling ko we can reach new heights talaga eh. Yeah. Feeling ko makikilala talaga tayo sa buong mundo. Mm. Saka bukod sa talent, sa iba yung puso ng Pinoy. Iba yung puso ng Pinoy. Kasi alam mo, ang daming ang hirap dito sa Pilipinas, ang hirap mabuhay sa Pilipinas. Pero no matter what happens, yung mga Pinoy nakangiti pa rin yan. Makikita mo yung drive nila. Makikita mo yung passion nila na mabuhay, to survive. And kami, gusto namin na i-share sa mga tao yung mga experiences namin sa buhay. Kasi we feel like kailangan nila yun. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Maraming pinanghihinaan ng loob. Grabe talaga yun. Natatouch ako doon sa sinasabi ni Pablo no, na para of all the things na yung kinoconsider niya for the what, alam mo yun, it's a song. It's their it's gonna be their songs, become comeback song. Mas malaki yung konsiderasyon na gusto niyang talagang ipalaganap, makakilala ang OPM worldwide. Parang ganun. Mas gusto niyang i-uplift yung quality ng videos, ng music, and everything, no? Galing. Pablo. 1443 play. Sumuko sa buhay. Parang kanta namin, parang we're here to remind them that they don't need to be afraid. We're all in this together and we can get through this in time. Talaga darating yan sa atin. Kailangan lang natin paniwala at darating yung mga blessings. Yeah. Paniwala. Darating ang mga biyaya. Parang ano eh, no? Hindi ako nagtataka kung bakit naging parang intertwined yung grupo natin. Because we're kind of beating the same heartbeat. It's the same heartbeat eh. To inspire the nation to dream again. To inspire kids na mangarap muli at magpunyagi
sa mga ginagawa. Ang lalim ng punyagi. Punyagi. Diba? Magpursigi. Nasa Bulacan ka kasi. Totoo yan. Dito ako excited pagkwento. The Juans. Kasi, I just want to say, no, even the music ng Juans. And I will admit, no, na talagang parehas yung pagka yung level ng pakakinig ko sa Spotify, SB19 is one is the same. Kumbaga, yung kanta nila, Pangalawang Bitaw, What is like, yan yung parang first to ko na napaplay. Kasi pag gusto ko yung parang paiba-iba yung artist minsan. Yan. So, SB19 and Once. Gusto ko talaga yung mga mensahe. Gusto ko yung mensahe nung kanta. Diba? May, if you want to talk about love, tapos medyo may pinagdadaanan ka, makinig ka ng Pangalawang Bitaw. Right? Pag gusto mo ng humug, pag gusto mo ng a rave song, tipong talagang yung ma-pump up yung energy mo, you listen to SB19's What. Yung parang ganun, di ba? And the rest of the other songs nila. No? Parang merong, basta ang ganda. Ang sarap lang nung combination talaga. 1532 play. Pagkwentuhan. Kasi marami siguro sa mga nakakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you're already, you went up. Kasi gala go up, so up, nasa up na kayo. Galing ha, galing ka mga banat mo. Nung nakilala ko kayo, nandun na kayo sa up. Pero, hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? What made you decide to be part of SB19? Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? Ganun. So, let's start with... Ganda tong topic na to. Ito na yung struggle. Kasi nanti ko naman ako nasang kayong struggle in the house. Ito na yon. Okay. So, ito na yung ano. Back in September 19... sorry. Back in September 2019... Alright, 1990. Alright, 16 play. With Ken. Ayan, Ken. Parang Ken. Nag-stop kasi ako ng ano, nag-stop ako ng study that time. Napag-stop ako ng study, nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko, magpapahinga muna ako, gano'n. Tapos next year na lang ako balik ng ano, aral. And dumating itong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba, ano, recommend kita na ano, mag-audition sa ano namin. Tapos ako naman, curious ako, ano ba itong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw, gano'n. Tapos ayun, natanggap ako sa, ano, sa, parang naging, ano yun eh, parang naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila, sinat ulit ako, sabi nila, parang okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga, no, kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera, so... Doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, lola, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company. Sabi niya, seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam. Sabi ko, kung scam, edi, uwi ako ulit. Sabi ko, ganun. Scam nga. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, shoot mo dyan. Sabi niya, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kay lang tita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung ano. Kasi hindi ko pinaalam sa lahat. Kasi, siyempre, gurado, hindi papayag, di ba? Mag-aalala eh. Pero, nung time na yun, yung umano ng plane ticket ko, si Josh. Si Josh talaga yung umano ng plane ticket. Grabe si Josh. Yung dala kong pocket money ko, 1.5. Grabe. Grabe nung ginawa ni Josh, no? Now, I actually, like, I was always telling na, di ba, almost up, ano, para sinasabi ko na parang, I never actually mentioned yung kung gano'ng ako ka-grateful kay Josh about these things. Yung dream na mabuo yung SB19, no? Kasi di ba parang talagang nung narinig ko mga istorya na para siya pala yung parang mitsa. Parang siya yung naging ano, para magsama-sama silang lahat. Napaka-inspiring and napaka-dedicated ni Josh towards it. So I really really want to thank Josh kasi
iba ang SB19 for me. Iba yung, sabi ko nga, iba yung nagawa ng grupo na binuun yung lima sa akin. And it always gives me joy. Yan. Gusto ko lang sabihin yun. It always, you always gives me joy. Yung SB19. Whenever, alam to ng mga uzikat na nandyan. Whenever, sabi ko, whenever I feel sad, meron akong problema, meron akong pinagdadaanan, nanonood ako ng pep interview. Parang sabi ko, sige, parang nanoorin ko yung pep interview para maging masaya ako. Parang ganun. That's a little, that's something akal, iniisip na iba, parang ang babaw, pero sa akin malalim. Malalim yun. Especially sa akin na marami din akong problema sa buhay. SB19, kayo ang nagpapasaya ng araw ko madalas. Kaya marami salamat. Right. 1803 play. 1-5 lang yung dala kong pocket money dito. So, ako, no, personally, namang problema pa ako kung paano. Tapos, nakarating ako dito. Sabi ko, paano ba bumiyahe? Papuntang, ano, nung studio na yon. So, nag-taxi ako. Tapos, yung nabayad ko ata, magkano ba yung 600? So, 900 na lang. So, grabe yung, ano, grabe yung pinagdaanan ko. Tapos, buti na lang, may kita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira, so sa kanila muna ako nakikitulang. Pero nakakahiya, sobrang nakakahiya. Kasi parang inisip ko, dapat di ako maging pabigat sa kanila. So ako, gumigising ako ng 5 a.m. Magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least, pagising nila, may kakainin na sila eh. Para, hindi naman sila bad trip, di ba, sa akin. Mahirap na, sa bad trip, palayasin ka pa. Tapos, pagbigay nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakikiwifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasahig talaga ako nakahiga, tapos kahig. Hindi naman ako sanay talaga na matulog sa foam na higaan. Kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ano ako sa banig? Alam niyo yung banig? Yeah, banig. Simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung... Grabe, namumove ako doon sa kwento ni Ken, ano. Yung napakasimple ng buhay niya. Na wala, for him it's okay, no? Pero nga minsan may times na madami na nga tayong blessings, minsan parang sa akin nahihirapan pa ako. To alam ko hindi naman ako galing mayaman, pero I mean for them they really have ano na talagang sasaig lang sila natutulog. And ang hirap. 1916 pa. Kasi yung family namin marunong talaga tumugtog ng instrument ganun. So, nakuha ko talaga sa kanila. So, ayun, isip ko, why not, diba, sumugal ako na vision nga, ganito. Kahit sabi ng lola ko, scam daw. Sabi ko, let's try na mag-audition ako. Tingnan natin kung matanggap ako. Tapos, natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, ganun. Do, sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun, naabot ko to. And, sobrang nakatawa kasi, ano, I'm happy na I'm with these guys. I'm this ano great individuals na kasama ko ngayon, and sobrang laki ng pinagbago ko. Nagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko. Because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ano to, ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi hindi ko talaga, I really hate my voice, kasi sobrang lalim kasi, hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So, siya yung nag-ano sa akin na, hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan, skill, tapos, kung paano mo execute, or paano mo kantahin talaga. Yun yung parang daksing maling connotation ng dati to. And I'm, isa ako sa mga talagang recipient ng ganun mentality. Na pag hindi mo nakaabot yung mataas na mga range, especially sa contest or sa music, pag hindi ano yung boses mo, hindi yung pambiritan or whatever, minsan hindi ka parang sasabihin na magaling, di ba? Ang batayan natin ng minsan na magaling is kapag mataas yung range, di ba? Nakakabirit ng mataas, di ba? So, and I think ngayon ang pinakamaganda sa ngayong era na to, na bago yan. Diba? Na bago talaga lahat yan. Casey Tandingan, I think, started that really first na nanalo ng award ng hindi ganun bumibirit. Siya yun. Sa mga idol natin yan, Casey.
So, ayun, nakaka-relate ako kay Ken regarding that. Kasi sumali din ako ng contest before, and after that, I never joined any contest kasi alam ko, naging gano'n na ba siyan. And of course, alam na natin kung anong resulta, talo po tayo. Actually, hindi nga lang talo, hindi pa ako nakaabot ng parang ano eh, qualifying, something gano'n. Kasi nga, ang baba nung kinanta. But anyhow, history is history. Alright, 2037 play. Talaga, yung style na sarili mong style. So, sobrang na-inspired ako na gano'n na, yun nga, mas maging proud sa kung meron. Okay. Grabe yung laban ni Ken. Yung, sa pag-abot ng pangarap mo, hindi lang siya yes. A matter of, sisikat ba kami? Mm-hmm. Pero siya yung ultimo, saan ako titira, saan ako kukuha ng lahat, pangkain. Uh-huh. Diba yung, even yung basic needs. Actually, yung time na yun, hindi ako nagsabi na pupunta ako sa kanila. Bigla lang ako tumatok. Surprise! Surprise siya, sabi niya. Uy, ba't nandito ka? Sabi ko. Atos, ayun, pinento ko sa kanila. Diba kasi pag nagpaalam ako dito, pupunta ako dyan. No choice na. Galing. Nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Alam ko ba sa labas? Bibisitahin natin sila. Ganun na lang. Katok na lang tayo. Tapos ano yung pang pwede natin makatiinit na ulam? Post ko lang dito. Oh no. Huwag mo muna mag-stone mo, inanak. Kanita lang ito. Alright. 2136 play. Ako sobrang nahiya ako eh. Kasi pag nakikitulog ako kala Kuya Carl, ako pa yung umuubos ng pagkain. Si Ken siya yung nagluluto. Ako yung... Pero ako yung umuubos ng pagkain. Wala, pero nakaka... Ano, ito yung kwento ng Juan na sobrang from Bukid sa... Zamboanga ba, Ken? Tama ba? Yes, Zamboanga. From Bukid sa Zamboanga. Yung lugar namin, wala talagang signal yun, pre. Ay, wala signal, wala phone, di uso, wala akong phone doon. Yun, no? So simpleng Juan na nangarap. Tapos nung nagkaroon ng opportunity, hindi madali pero pinaglaban. At ngayon, nandito na. And si Ken yung isang example na, kung kaya ni Ken, eh ikaw pa kaya kung lalo na kung... Nandito tiga Metro Manila ka or nandito ka lang sa paligid tapos nawawalan ka ng pag-asa. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang inspiring. Oo. So doon naman tayo kay ano kay Joshua, Josh. Yung nag-ano, Josh. Yes. Si Josh yung yes. Ano, yung recruiter. Yung nagpahiram ng recruiter. Well, ako anong pagbaki ikwento ko? Kasi marami na naman ako na ikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi itong opportunity. Okay, 2253 play. Yung parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi bukod sa hindi ako magaling talaga dito, parang ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Tapos, yun nga, naturally, para sa akin talaga, ano eh, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up. At kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in, talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako, ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya. Kasi nandun lahat pa rin yung hirap, parang... Every day, maghahanap ka pa rin kung saan ano yung kakainin mo. Nung during trainee days kasi, ano eh, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag walang ko si Sejun, nung may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun-ganun ako. Ano lang, wala, parang kung wala silang pagkain, eh, hindi kakain, ganun. Kung wala ka mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung ano ko, routine ko na parang sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot. Parang ganun. So, hindi, wala akong choice. Kumbaga, marami akong responsibilities. Marami akong responsibility sa buhay. Marami akong kailangan talagang in reality na gampanan. Pero, ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko ito pa rin yung pangarap na ito kahit parang medyo malabo siyang marating, gano'n. Kasi sobrang labo talaga before, parang
alam mo yon, marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19 na isa ako sa mga parang kahit papaano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na maging parte ng grupo na ito. At ayun, feeling ko naman worth it lahat ng ano, paghihirap. Ayun nga, from being born up until siguro until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start eh, parang ganun eh. Dun lang ako nag-start na medyo mawala yung ano, mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi dun lang ako nakakita ng liwanag. Nang talaga yung nakakita ng liwanag. Ganun. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Josh, tanong lang. When you started performing, to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng success? Matagal eh. Kasi nakilala ko sila still before yung grupo nila sa yon. Talaga sila yung ina-idolize ko. Sila yung parang kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So, nung naging kagrupo na nila ako, tuwa ako, tapos tinrain nga nila ako sumayaw, then nanalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala, may parang, may pwede palang ma-achieve kahit wala kang, kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. Yung feeling mo yung buhay mo, wala namang purpose, pero doon sa mga na-achieve namin, syempre yung mga pinaranas sa akin din nung mga ano, mga competitions, ganyan. Yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life. Ganun. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin to pa rin to. Gusto kong mag-excel pa sa bagay na to. Pero after naiyak siya, no? Back to reality, normal person ka pa rin. So, wala. Hindi ka naman umaman dahil nanalo ka. Hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, diba? So, gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, yung napasama na nga ako sa grupo na ito, sa nakilala ko sila, may mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo, na gusto rin. Yung parang same interest din sa, about sa field na to. Makakampi mo. Si Pablo na parang, alam mo yon, very ano rin siya eh, talaga eh. Focus sa gusto niyang marating din. Tsaka si Stel eh. Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang inaano, kinakapitan ko ng mga time na yun. Kasi wala pa si Justin tsaka si ano nun, si Ken. Parang kinakapitan ko na etong mga to, sigurado ako in the future. Parang magiging successful kami. Parang ganun. Dahil pare-pareho kami ng mindset. Yun na yung ano ko, iniisip ko. Then, yung success na parang sinasabi nyo, sa totoo lang, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa masasabing success, pero slowly, nararamdaman ko, dahil sa love na natatanggap namin, at sa support na natatanggap namin, mas nararamdaman kong gumagaan na yung pakiramdam, na nawawala na yung paunti-unti yung hate ko sa mundo, yung ganun levels. Kasi hate ko talaga yung mundo, parang ganun. Parang iniisip ko minsan, napaka-cruel naman ang mundo, talagang unfair para sa mga taong katulad ko, ganun. Pero ngayon, dahil pinaparamdam sa amin na mahal kami ng mga fans, ng mga tao, parang unti-unti, nawawala yung hate ko sa lahat. Parang ganun. Wow. Very inspiring. Ang dami ko ng notes eh. How about you, Stel? Kamusta? Ano naman ang kwento mo bago ka naging part ng SB19? Ayan. Gano'n ba kahirap yung mga pinagdaanan? Sorry. Alright. As promised, tatapusin ko talaga to. Let's go back. 28:37 play. Ano na rin to. Ito sasabihin ko, share ko na rin yung story para na rin sa mga kung sino man dyan na nangangarap pero natatakot, nahihiya. Sana maging kahit papaano maging example or kahit papaano magkaroon kayo ng lakas ng loob. Nagsimula kasi to nung high school ako. Doon ko na-realize and doon ko naramdaman sa sarili ko na parang bakit ka nahihiya, bakit ka natatakot, bakit hindi mo subukan. Yun yung mga salitang tumatak talaga sa isip ko. Parang sino ka ba para mahiya? Sino ka ba para matakot? Ano bang ginawa mong masama para itago mo yung sarili mo? Parang ganun.
growing up kasi, kaya ako natakot and kaya ako nahihiya. Kasi, nung bata ako, lagi akong lapitin sa mga nangaaway, mga nangaape, mga bully, ganun. Pero, hindi ko pinapakita yung side ko nung bata na naaape ako. Kasi, pag tinignan mo ko ngayon, di ba para akong bibukid, parang ganun. Kasi nung bata pa ako, talagang hindi ko pinapakita na mahina ako pag ginagano nila ako. Basta pag may nangaaway sa akin, hindi ako lumalaban, ganun, hindi ako pumapatol. Ganun. Tapos, ayun, habang lumalaki ako, doon ko na-realize na parang, hindi ko ba't ganun, pag mabait ka sa tao, parang mas lalo ka nilang inaabuso, ganun. Dumating na ako sa point ng ganun pag-iisip. Pero never naman ako nag-hold ng galit, ng grudge sa mga taong nang api sa akin noon hanggang ngayon, mga ganun. Tapos, ayun nga, nung high school, hindi naman siguro sa hadlang, pero kasi yung parents ko, mas gusto nila na mag-focus ako sa studies kesa sa mga extracurricular activities sa school. Okay naman sa kanila, pero yung mga kumbaga, okay sa kanila mga inter-school, mga inter-school project, inter-school na mga gawain. Pero yung mga, halimbawa, sasali ka ng dance group, tapos lalaban sa labas, mga ganun, hindi na nila gustong gawin ko yun. Kasi mas gusto nila mag-focus ako sa school and kung ano yung makakabuti para sa akin sa school. Pero naisip ko kasi noon, sabi ko, bakit hindi ko itry? Wala naman sigurong masama. Tapos ayun, hanggang sa tinry ko lang magpursige na magpursige. Pero sa sarili ko noon, iniisip ko parang may mararating ba ako sa ganitong ginagawa ko or talaga mag-focus lang ako sa studies ko. Tapos nagkaroon ako ng mga friends na nagpo-push sa akin na parang, alam mo Stel, may talent ka naman, bakit hindi mo pasubukan? Wala namang masama. Kung kaya mo naman pagsabayin studies and yung gusto mong gawin, yung extra na gusto mong gawin. Kasi honestly, sa studies, hindi naman ako yung masasabing super matalino, hindi naman ako masasabi yung super magaling talaga sa class. Pero siguro ako yung masasabi kong masipag lang, ganun. And yung grades ko naman, hindi naman ako bumabagsak. Kumbaga, so-so, okay naman ako, parang ganun. Kaya sabi ko, feeling ko naman, kaya akong pagsabayan, basta hindi lang ako babagsak. Okay na yung ma-maintain ko, hindi lang ako babagsak. And then, dumating sa point na, okay naman, nakagraduate ako ng high school, nang pinagsasabay ko yon yung pag-aaral and pag-dance. And from there, nakabuild din ako ng konting confidence and konting tiwala sa sarili ko na parang, meron naman pala akong kakayanan, sige, tuloy natin to. So, ayun, nag-college na ako. Nung college, doon ako mas nagkaroon ng maraming circle of friends na mas nagpo-push sa akin. And ayun nga, na-mention ni Josh na doon ko nga nakilala, yung mga kakilala ko nung high school, bumuo kami ng group, which is yung Sayon nga. Tapos lumalaban kami internationally, and then sa kasamaang palad, nagkaroon kasi ng time nung college ako, pinagsabay ko yung studies, yung pagsasayaw, and yung pagiging working student. Para makatipid din sa tuition fee. Ayun, kailangan ko mag-working student. So, pinagsabay ko yung tatlong yun. Tapos, feeling ko nung time na yun, kailangan ko mag-subscribe harder para, alam mo yun, may mapatunayan. Sa panahon kasi nun, kami yung mga maraming iniisip na parang, dapat ako, marami ako mapatunayan sa pamilya ko kasi mas pinili ko to. Tapos, from Las Piñas kami nakatira, yung pinag-enrollan ko, Makati. Sobrang layo. Everyday yun, everyday guys. Travel from Las Piñas, Makati to Las Piñas, uwian yun. Aral, practice ng sayaw, and then work. Yun yung ginagawa ko every day. Tapos dumating sa point na sobrang pagod na ata, hindi na kinaya ng katawan ko. Nagulat na lang ako, umuwi ako sa bahay, sobrang nalalambot ako, tapos hindi ako makatayo. Tapos lahat ng kinakain ko, tinusuka ko din, ganun. Tapos dinala ako ng parents ko sa hospital, tapos ayun na. Sabi ng doktor, muntik na ako magkatubig sa baga. Sa sobrang dami yung mga ginagawa ko siguro, pagod din. Tapos dun talaga parang nalugmok ako. Kasi wala, lahat ng pinagpaguran ko, lahat ng naipon ko, doon din napunta sa pagpapagaling ko. And doon ko na-realize na parang dapat pala hindi mo rin pinapagod yung sarili mo. Kasi yung ginagawa mo, yung pinag-iipunan mo, mapupunta rin sa wala pag ikaw na yung nawala. Parang ganun. That matuto ka rin na alagaan yung sarili mo, ganun. Wag mong sobrahan yung paggamit sa katawan mo kasi ikaw rin yung mawawalan. Sa-suffer. Tapos ayun, nung nagkasakit ako, syempre hindi ko na pwede ituloy yung studies ko. Kasi
napunta na lahat sa pagpapagaling ko. Mm-hmm. Yung mga sinesweldo ko doon sa ano, sa pinagtatrabahuhan ko, doon din napunta sa ospital. So napagdesisyon na ng family ko na kunin na lang ako ng tita ko sa Japan. Makatulong ako sa kanya doon and pwede niya pa ako bigyan ng extra money, kumbaga sweldo sa pagtulong sa kanya. Para yung may ipon ko doon, pwede ko rin ibigay sa family ko, sa parents ko sa Philippines. Parang ganun yung naging setup namin ng family ko. Naging okay naman ako, nagstay ako ng 6 months sa Japan. And then pagbalik ko ng Pilipinas, ayun, natuloy na nga yung sinasabi ni Josh yung Seon. And then doon ko siya na-meet, doon ko siya naging friend. And then naging kagrupo ko siya. Tapos dito na rin dumating yung pag-try ko na sumali sa audition for SB19. Actually, nung una, story medyo ang haba ng story. Okay lang. Hoy! Next week, sa pagpapatuloy ng Kwento Juan. Tapos na. Okay. Tapos na pala. Kaya sabi ko, parang kulang pa. Wala pa si Pablo, tsaka si Justin. So, ayun guys. Ito pala. How would I say? The reason why I believe that God has blessed them so much is nakita ni God yung struggles ng mga bata. Nakita ni God yung struggles nilang lahat to achieve this SB19 group na kumbaga in their own family life, in their own lives, is nakita parang ito na yung parang hope. Parang sila yung talagang kumapit dun sa hope. Nagdasal, nangarap dun sa idea. Kaya ganun ka-successful sila ngayon. Kasi pwede ka namang bumitaw eh. Pwede kang bumitaw dun sa pangarap. Pwede pangalawang bitaw. Kasi sinasabi ni Japs. Dun sa parang hindi na pwede. Pero hindi sila nagpangalawang bitaw. Alam ko, in somehow, baka meron silang unang bitaw. Kung naalala nyo sa storya ng SB19, di ba? Bumitaw silang una pero yung bumalik sila at nagngarap ulit. Yung pangarap na yon tinuloy ulit nila. So nakikita natin yung struggles nila ngayon. Nung dati, nung nagsisimula sila. Kinukwento nila ngayon. So dun mo may isip na mas malalo mo pa silang ma-appreciate. Mas lalo mo pang lalo ka mai-inspire, lalo ka maiisip na meron palang mga bagay na kumpara sa'yo, meron palang bagay na pwede pala yun. Diba? Na hindi basta porket ito ang sinabi ng iba, ito ang opinion ng iba, ito ang advice ng iba, ito yung maganda para sa'yo. So, marami akong natutunan. At maraming salamat the ones sa ganitong yung talks na ginagawa nyo. Kasi ngayon ko lang din narinig ito itong story na, especially itong kay Stan. So, and may susunod pa, hindi pa tapos. Ayun, and I do appreciate it that much. I just actually listen to this. Hindi ko alam kung napakaganda ba nung ewan ko kung may kwenta rin ba ulit yung reaction ko guys. So pasensya na kayo. And I was feeling trying not to become so emotional about it. Kasi gusto ko mag-focus doon sa mga sinasabi nila. Buti na stop. Kasi talagang on the verge na ako eh. For that, maraming salamat sa lahat ng mga nandito guys. Kung bago ka pala sa akin channel guys, please do subscribe to my channel. Click that notification bell. Also leave some comments and click the like button. So excited ako mapanood yung kanila next week na edition nitong The Ones with SB19. So this is your Kuis Uzi Vlogs and sana lagi tayo natin tandaan na habang may buhay, may pag-asa, habang may pangarap, may pag-asa. At lagi lang isipin na lagi kang magdasal, lagi mong isipin na isipin mo ang pinagdaanan ng SB19. Makakuha ka ng kahit sabihin na nating idea or eventually makakuha ka ng pag-asa dahil dun sa mga pinagdaanan nila.
Magkita-kita pa tayo susunod na aking reaction video. Paalam po sa lahat.